irigalo ang isang suot na alahas sa isang audience member. May tanong na ba yan, di pa? The challenge pa lang yan. Okay. Ito ang tanong. Tita Annabelle, ano ang pinaka para sa iyo, ha? Ano yung para sa iyo pinakamabigat na ginawang kasalanan sa ni Ruffa? Sagot o lagot? Sagot. Agot? Sagot. Ayaw niya talaga yung alahas? Kasi hodang mag-impyornahan silang mag-ina basta walang alahas involved. Okay. So ano yung pinaka-biggest na kasalanan sa ni Ruffa? Alam mo, si Ruffa, mabait naman talaga yan. Mabait talaga si Ruffa. Siyempre, mahal ko kasi only daughter. Oo, mahal talaga natin yan. Pero yung mga ayaw ko, sinasaway niya. Sinusuway niya. Unang-una, sabi ko sa kanya, maghanap siya ng boyfriend, babuhay sa anak niya at saka sa kanya. Hindi siya kailangan magtrabaho kasi matalino naman siya. Maganda. Hindi naman siya bobo, di ba? Ang ayaw ko lang, pagdating sa lalaki, talagang bobo talaga siya. Pero alam mo kasi, tita, syempre iba yung love, no? Yung iba, para sa iba, yung ginawa niyang decision sa love, eh hindi smart. Pero sa isang tao, para sa kanya, smart yung naging decision niya sa pag-ibig. Kalukuhan naman yan, Vice. May dalawang anak na siya, eh. Ikaw ba, na-inlove ka ba sa ganyan? Walang pera din? Tita, naano kita? Kasi maraming taong naniniwala talaga sa love. Walang edad, walang estado sa buhay, di ba? Wala kang universal, wala kang kasarian. Tandaan mo ito, Vice, ha? Pag tumanda ka na, tas bata yung kinakasama mo, iiwan ka rin niya. Okay, so yon ang pinakamabigat na kasalanang nagawa si ni Ruffa ay yung pagsuway sa'yo sa mga advice mo tungkol sa mga desisyon niya sa pag-ibig. Oh. Okay, so walang makikinabang na alahas sa inyo. So kalimutan natin to. Walang makikinabang ng alahas.